Sabi ni Love ko to, alam ko naman and mag-iingat kay mga banateros. Yes po, wala naman yan si ano? Si Trillanes, wala yan. Kahilig lang tumahol yan. All bark, no bite. O sabi dito, di na dapat pansinin yan, black ko po. O sabi, naku po, Kaluokan, huwag kayong tanga. Hindi naman siguro, no? I mean, siguro naman, Kaluokan, nag-iisip-isip naman kayo, ha? O, isip-isip din pag may time. Ito po, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito po interview ni Attorney Roque. Ayan. Ito po, magkakaroon po ng interview mamaya ang Banateros Brothers kay Attorney Roque. Nako, magandang ano yan. Actually, ang kami open. Gusto mo, interviewin ka namin, Trillanes. Wala namang problema. Hindi ko lang alam kung papayagan kami ng SMNI. No? Pero as far as I'm concerned, as far as Banateros are concerned, okay naman sa amin na interviewin ka. O gusto mo, after ni Attorney Roque, ikaw naman ang imbitahin namin, magpasabi ka lang. Total, kung totoo yung sinasabing kwento-kwento na nagpapapansin ka lang, edi magpapansin ka na ng tuluyan, pa-interview ka sa SMNI. O dito sa Banateros, kami mismo. Sabi ni Tess Bingko, taga Kaluokan ako, Coach Oli, solid DDS and Banateros ako. No way kay Trilling. O, sabi ni Tess Bingko yan. So mamaya, abangan po ninyo, ha? Attorney Roque ang Banateros sa SMNI. Naku, magdadadaan yan. Ipadala nyo na pa yun. Ay siguro, ilista ko na, ha? Ilista ko na yung mga katanungan nyo kay Attorney Roque. Baka maitanong natin. Oh. Ayan. Si Banat Bay. Hello, Manong Oli. So si Attorney Roque ang aming interview mamaya. Tatanong din natin kung kamusta na si Attorney Roque at saka si Attorney Sal. So abangan nyo po Banateros Brothers mamaya with Banat Bay, 8 p.m. O, pag-usapan natin yan. Ano masasabi mo sa demanda? Live ako. Ha? Nandito na kasi si Banat Bay. Oh. Pero wala pa rin yung pagkain eh. Kumukuha lang ng mukha yan si Trilling. Kumukuha siguro ng pansin kasi nga tatakbo. Ayan. Pero teka muna, tanungin natin mamaya si Attorney Roque. Eh, alam nyo rin naman to si Attorney Roque, mapagpatul din to, bubungaan siya ni Attorney Roque. So, sabi dito ni Mercedita, inutusan yan si Trilling para takutin lahat ng vloggers ni Duterte para tumahimik. Hindi, kasi in-isolate niya talaga, SMNI, tapos si Attorney Roque, tapos si Banat Bay. May iba pa, pero yung iba, hindi masyadong ano eh. Sabi ni Pamela Quinco, sikat na si Banat Bay kasi sinakyan ang kasikat, sinasakyan. Sasakay talaga yan kasi maiingay eh. Yung magki-create ng news, this will create talagang balita. Oh, eh syempre, normal, anong gagawin ng pula? Eh tuwan-tuwa na naman sila, magse-celebrate sila, iba-vlog ng mga vloggers na pula. Yay! Eh, di kampi na ngayon si Trillanes sa kapula. Makakakuha na siya ng boto. Yan ang style dyan. Kaya kayong mga pula, huwag kayong papauto. Ha? Gagamitin lang kayo niya, tatandaan nyo. Ha? Eh, binakbakan din niya yung puon nyo. Binakbakan din niya yung mga politikong sinusuportahan nyo, kayong mga pula. Oh. Kinukuha lang yan. Kaya kayong mga pula dyan sa Kaluokan, ha? Isip-isip. Trilling, sabi dito, ka-level ni Picoy. Coach Oli, nasa SMNI na ba kayo? Yes, nandito na kami. Sabi dito ni Butch, bugok yan Coach Oli, taga-Kaluokan ako. Kinukuha kami para sa kampanya, para mayor tumanggi kami. Hindi kami sira ulo para tulungan siya. Ay, salamat.
Boots Rodrigo. Sana karamihan ng taga Caloocan parehas mo mag-isip kasi baka may maututo sa Caloocan eh. Dapat sabay silang interviewin para magkaalaman. Sabi ni Ray Madulin ha. Sabi ni Ray Madulin, dapat sabay interviewin si Attorney Roque at saka si Trillanes. Palagay ko hindi papayag. Bakit? Paglalaruan ni Attorney Roque, yan si Trillanes, ma kahit ganyan po si Attorney Roque, matalino yan. Paglalaruan ni Attorney Roque yan si Trillanes, malabo yan. Malabo. Hindi ah. Naku. Kawawa siya dyan. Parang yung... Lori Lee Cayugan, laban lang mga DDS. Basta nasa likod namin kayo, syempre ha, mga DDS. Sabi, irrelevant na kasi si Tralala kaya nagpapapansin. Sabi ha, eto at least nagigising yung mga taga-Caloocan. Yellow sheet yan noon. Ngayon naging pula na wala nang magawa kaya ano na lang gagawin. Ah, di ba? Sana naman yung mga pula diyan sa Caloocan, mag-isip-isip naman kayo. Sana yung mga pulang vloggers mag-isip-isip naman kayo, ha? Ginagamit lang kayo nito. O sabi ni Vicente, Coach Oli, kung ayaw magpa-drug test ni BBM, taong bayan ang huhusga. O, eh, talagang ganun, taong bayan talaga. Sabi dito, tama ka Coach Oli, kasi side by side, ang dapat walang kampihan, walang bias, ang taong bayan na lang ang maghuhusga kung sino ang tama. Hindi katulad ng ibang anchor or journalist, one-sided lang. Yeah. Hindi, kasi alam nyo, ang SMNI, sila lang yung nag-ano sa kabilang side. Diba? Hindi naman, ang major mainstream media, tahimik lang naman eh. Hindi naman nila binabalita may sug, kung ano-ano. So alam naman natin ang kulay nila. Binabalanse lang ng SMNI. Alam mo, bukang ano, maganda, efektibo rin tong ginawa ni Trillanes, ha? Kung titingnan ninyo, nakakaasar. Pero efektibo, kasi magkikreate talaga ng ingay to. Di ba, yung dati, hindi siya pinapansin, sigaw siya ng sigaw ng China. No. Eh, binakbakan si Attorney Roque, tsaka si Banatbay, tsaka SMNI. Feeling ko, successful na siya, eh. Mapansin siya, okay na yun. Coach Oli, di ba pwede interviewin din mga taga-mainstream media? Hindi, may mga boss yan, hindi yung papa-interview yan. Siyempre, hindi sila papayagan ng boss nila. Natural lang na may masabi ang mga tao sa Trilling, hindi na ba pwedeng batikusin ang kagaya niyang aso, sabi ni Jeb Rivera? May punto po eh, kasi kung titingnan ninyo, palagay nyo ba? Ikaw na lang, Trillanes, sa tingin mo ba, wala kang libelous na sinasabi? Eh, ang dami mo sinasabing bintang na wala ka namang ebidensya kay Tatay Digong. Di ba? O, doon kaya sa mga lahat ng sinabi mo, walang libelous? No, ayan ang problema sa iyo eh.